Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, nagawang makalamang ng Team B sa Team A. Ngunit, agad din naman itong nabawi ng Team A. Habang si Sakuragi naman ay hindi magpapatalo sa Team B. At gagawin nito ang lahat, manalo lang ang Team A sa practice game nila. Kahit na magkasama pa ang dalawang ace player ng koponan, hindi pa rin susuko si Sakuragi sa laban. At dito na nagtatapos ang Chapter 182 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nanabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisaan na natin ang Chapter 183 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Sakuragi ng isang Monster One Hand Slam Dunk na naging dahilan para makuha na ulit nila ang kalamaan sa Team B. At nang nakababa na si Sakuragi galing sa Slam Dunk, agad naman itong lumingon sa lahat ng malalaro ng Team B. Kayong lahat ang malalaro ng Team B! Pati na din ikaw, Coach Takato! Hindi nyo matadaig ang aking koponan! At ito ang aking ipinapangako sa inyo, na kami ang mananalo sa larong ito! Na kahit practice game lamang ito, papatunayan pa din namin sa inyo na mas magaling kami kaysa sa inyo! Yan ang itatak niya sa bato! Yan ang sigaw ni Sakuragi, na talaga namang sobrang seryoso. Habang itong si Maki naman ay nakaramdam ng takot sa ipinapakitang kilos ni Sakuragi. Grabe, ibang klase talaga ang kanyang aura. Dahil ang kanyang aura ngayon ay talaga namang sobrang lakas. Makikita mo at mararamdaman mo sa kanya ang isang tunay na mandirigma. Ang mandirigma na mahirap talunin. Ang mandirigma na mahirap pantayan. Grabe, nakakahanga talaga. Tumapayo ang lahat ng aking balahibo sa kanyang ipinapakita. Ibang klase ka talaga, Sakuragi. Ngayon, naniniwala na ako na ipinanganak na talaga ang tunay na mandirigma sa laro ng basketball. Yan ang sabi ni Maki na talaga namang humahanga kay Sakuragi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team B ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. Maki, kalmahan mo lang ang pagdidribble ng bola. Huwag kayong masyadong pabara-bara, lalo na ngayon na nag-iinit na si Sakuragi. At siguradong hindi niya na kayo papapuntusin sa loob, dahil sasabayan kayo niya ng sasabayan. Yan ang sabi ni Coach Takato, na naging dahilan para maging mainaon si Maki at maging kalmado na idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Nabigla itong umatake sa perimeter, sabay tumalo na takmang titira ng isang jump shot. Ngunit, bigla naman itong sinabayan ni Fujima. Masyadong mabagal ang galaw mo, Maki! Halatang halata ang mga kilos mo! Yan ang sabi ni Fujima, habang si Maki naman ay biglang umiti sabay pasa ng bola papunta kay Kyota. At nang hawak na ni Kyota ang bola, agad naman itong tumalaw na takmang gagawa ng isang slam dunk. Ako naman ngayon, pre! Ako naman ang magpapakitang gilas! Yan ang sigaw ni Kyota, nang biglang nagulat ang buong manlalaro sa loob ng court. Dahil biglang sumulpot si Sakuragi sa harapan ni Kyota. Walang makakapuntos dito sa ilalim ng basket! Dahil ang ilalim ng basket ay ang aking teritoryo! Yan ang sigaw ni Sakuragi, sabay kuha ng bola sa kamay ni Kyota. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad naman itong sumigaw ng sobrang lakas. Miyagi! Tumakbo ka na, dali! Yan ang sigaw ni Sakuragi, sabay bato ng bola papunta sa kabilang court. Habang si Ryota naman ay agad nang umiti, sabay tumakbo ng mabilis at kinuha ang bolang ibinato ni Sakuragi sa court nila. At nang hawak na ni Ryota ang bola, mabilis siya din naman itong idrinibble papunta sa kanilang basket. Ngunit, laking gulat ni Ryota dahil biglang nawala ang bola sa kanyang mga kamay. Ano? Nawala na naman ang bola sa mga kamay ko! Pero paano nangyari yon? At sino ang kumuha ng bola? Yan ang gulat ng sabi ni Ryota sa kanyang sarili. At nang paglingon nito sa kanyang likuran, nakita niya si Rukawa na idinidribble na ang bola papunta sa kanilang basket. Huli kayo! Akala niyo ba ganun lang kayo kadaling makakagawa ng punto sa amin? At hindi porket lumakas ang loob ninyo dahil kay Sakuragi, magagawa niyo ng makapunto sa akin! Hindi ako papayag kapag ganun!
Yan ang sabi ni Rukawa habang idinidribble na ang bola papunta sa kanilang basket. Nabigla itong tumitig ng seryoso kay Sakuragi. Sakuragi, oo, gigil na gigil ka nga sa paglalaro. At ang iyong pagmamahal sa larong basketball ay nagpapatibay lalo sa larong mo. Ngunit, masyado na atang lumalalayan at hindi mo na kayang kontrolin ito dahil masyado ka nang nanggigigil. Kaya naman, ngayon may ipapakita ko sa'yo. Ipapakita ko sa'yo na ang lahat ng sobra ay bawal at ang lahat ng sobra ay nakakasama. Ngayon, sasamantalain ko na ang pagkakataon na ito, lalo na't nanggigigil ka na. Ipapakita at ituturo ko sa'yo ang salitang balanse at dapat kalmado ka lamang. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay humingi ito ng isang timeout. Naikinagulat talaga ng gusto ni Coach Takato kung bakit ba ito humingi ng isang timeout. Bakit kaya humingi ng timeout itong si Rukawa? Hindi ko naman sinasabi na mag-timeout muna kami ah. At alam naman niya na kaunting oras na lang ang natitira para sa laro. Pero kilala ko itong si Rukawa. Hindi ito gagawa ng isang hakbang na hindi sigurado. Kaya naman, ano kaya ang pinaplano nitong si Rukawa? Yan ang sabi ni Coach Takato. Nang biglang nagsalita si Sendo. Coach, siguradong may plano yung si Rukawa. Dahil hindi naman niya nihingi ng timeout kung wala yung plano na naisip. Kaya naman, sigurado ako na meron itong gagawin na hakbang upang mapigilan ang nagwawala na si Sakuragi. Yan naman ang sabi ni Sendo. Habang ang lahat ng malalaro ng Team B ay nakabalik na nga sa kanilang bench. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. Rukawa, bakit ka humingi ng timeout? Ano ba talaga ang iniisip mo? At ano ang binabalak mong gawin? Sige na Rukawa, sabihin mo na sa amin kung ano nga ba talaga ang plano mo. Yan ang sabi ni Coach Takato. Habang si Rukawa naman ay biglang napangiti. Sabay tumayo ito at humarap sa buong Team B. Alam niya naman na siguro nagigil na itong si Sakuragi. At tila ba ayaw na nito magpaawat? At kung sa tingin ninyo, dyan tayo magiging dehado, pues, nagkakamali kayo. Dahil may butas kay Sakuragi. At ang butas kay Sakuragi ay lagi lang natin siyang sasalaksakin sa loob. At siguradong sasabay at sasabay ito sa atin. At iyon talaga ang ating plano. Ang pasabayin sa atin si Sakuragi at ubusin ang kanyang foul. Pero ito lang ang tatandaan ninyo. Lagi nyo iisipin na hindi papasok ang tira ninyo. Dahil ang tanging mission lamang natin dito ay ang ma-foul si Sakuragi hanggang sa maubusan na ito ng foul. Naiintindihan nyo ba? Uubusin natin ang foul ni Sakuragi at tiyak na ito ang magiging dahilan kung bakit tayo mananalo sa laban na ito. Yan ang seryosong sabi ni Rukawa na ikinatuwa naman ang gusto ni Coach Takato. Tama ka nga sa naisip mo Rukawa at siguradong napaka-effective talaga ng plano mo na yan. Dahil kung titignan natin talaga itong si Sakuragi, gigil na gigil talaga ito. At lahat ang umarang sa kanya ay handa niyang sabayan. At ang sa tingin ko, kahit na kaunting fake lamang, ay sasabay na agad dito sa inyo. Kaya naman, samantalayin niyo na ang pagkakataon na ito para maubusan ng foul itong si Sakuragi. Sige Rukawa, yan ang planong gagawin natin ngayon. Uubusin natin ang foul ni Sakuragi. Yan naman ang sabi ni Coach Takato. At itong Maki naman ay sumang-ayon na din sa plano ni Rukawa. Magaling Rukawa! At napakaganda ng naisip mong plano. Sinasang-ayunan ko ang plano mo at tiyak na gagana ito kay Sakuragi. Pero sa totoo lang, naisip ko na din yan gawin. Dahil sa bawat lusog natin sa loob, talaga namang sinasabayan ito ni Sakuragi. Kaya naman, gagamitin natin ang pagkakataon na ito upang matalo ang Team A. Yan naman ang sabi ni Maki. Sa kabilang banda naman, dumako naman tayo sa panig ng Team A. At dito ay masayang sinalubong ni Aya ko ang mga manlalaro ng Team A. Magaling Team A! Nagagawa niyo sabayan ang opensa at depensa ng Team B. Kahit na nagsama pa ang dalawang ace player na sila Rukawa at Maki. At ikaw Sakuragi, ang ganda talaga ng ipinapakita mong laro. Talaga namang pinapahirapan mo ang Team B. At talaga namang nagagawa mo ng makasabay sa mga pinakamalalakas na manlalaro ng Kanagawa. Ngunit, ito lang ang may papayo ko sa'yo. At lagi mo itong tatandaan, kailangan mo pa ding ibalanse ang laro mo. Yan ang sabi ni Aya ko, na ipinagtaka talaga ng gusto ni Sakuragi. Ano? Anong ibig mong sabihin sa balanse, Aya ko? Hindi ko kasi maintindihan. Ano ba ang ibig mong sabihin na kailangan kong ibalanse ang aking laro? Ipaliwanag mo nga sa akin? Yan naman ang pagtatanong na sabi ni Sakuragi. Nang biglang nagsalita si Ryota. Sakuragi,
Ang sa tingin ko, ang ibig sabihin ni Aya ko sa salitang balanse sa paglalaro ay huwag ka masyadong manggigil. Dahil kailangan mo ding tumiming at huwag sabay ng sabay sa mga tira nila. Dahil baka gamitin pa nilang advantage ang panggigigil mo para makapunto sa atin. Yan ang sabi ni Ryota. Nang bigla na ding nagsalita si Coach Hansai. Sakuragi, tama si Aya ko at Miyagi. Medyo bawas-bawasan mo ang panggigigil sa laro. Katulad nga ng lagi kong sinasabi sa'yo, timing at utak lang ang gamitin mo sa laro. Huwag ka masyadong manggigil sa laban. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai. Nang biglang pumito ang referee. Tapos na ang timeout ng Team B! Magsipasok na ang mga manlalaro sa loob ng court! Yan ang sigaw ng referee. At dito na nagtatapos ang Chapter 183 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ad.